Susunod na programa ay Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. Aray! Kala mo hindi ko napapansin yan, ha? Nahe mo muna yung pag-aaral mo ngayon. Kaya hindi ko siya maligawan, eh. Ayoko sa'yo! Bakit naman kasi may dala kang baril-barilan, eh? Gusto ko sana ibigay sa pamangking ko. Ayoko lumaking expose sa violence yung anak ko. Pag ako, hindi pwede. Chewie, hindi naman ako, di ba? Alam mo, sa totoo lang, kaya ako pumunta rito. Dahil gusto ko na magkaayos-ayos tayo. Ang sakit mo magsalita, eh. Baka mamaya, eh. Ginugulo kayo ni Angelito dito. Kahit mabuti hong tao si Angelito. Kalimutan naman natin yung nakaraan. Ang tagal na nun, eh. Rosalie, pwede ba akong dumaan dyan sa inyo bukas? Hindi mo ba naaalala ang mga kahapon? Rosalie, salamat. Pinayagan mo akong dumalo kay Junjun kahit hindi Sabado. Gusto ko kasing mag-pi si Junjun. Takot na takot kasi siya nung nanaginip siya kagabi. Takot siyang mawala ka. Alam mo, mahal na mahal ka ni Junjun, Rosalie. Naguguluhan lang yung bata ngayon. Sana nga. Kasi hindi ko talaga alam kung paano ko ipaparamdam sa kanya na mahal na mahal ko siya. Gusto mo, iyak kita ng tips. Tips? Tips. Sa lahat, kailangan mo iparamdam sa kanya na pinagkakatiwalaan mo siya para pagkatiwalaan ka niya. Buksan mo yung sarili mo sa kanya. Anak, inina mo na yung milk mo. Siguro konti lang ininom mo, anak, no? Kaya hindi masyadong nabawasan. Ganito na lang. Gusto mo, anak, next time chocolate milk naman yung gawin sa ini nanay? Gusto mo yun? Opo! Gusto ko lagi pong chocolate milk! Kasi po, lagi pinapainom sa akin ni Nainay Jenny. Talaga? Opo! Tsaka, kung may hotdog, lagay mo ng ketchup, tsaka make mo ng happy smile! Like this? Pangalawa, huwag mo siyang tatratuhin na parang bata. Kung kaya niya, sinabi niyang kaya niya, hayaan mo siya. Anak, okay ka lang dyan? Opo! Anak, may shower dyan, ha? Okay na po ako, sir! Shower, okay ka lang dyan? May tabo din dyan? Opo! Anak, sigurado ka ba okay ka lang dyan? Gusto mo paliguan ka ni nanay? Anak, huwag masyadong magtatagal dyan, ha? Eh, kasi gusto ko dito, eh. Anak, sure? Okay ka lang dyan? Opo! Pangatlo yung buhok. Never. Never touch the hair. Yan! Ha! So, kumain natin yung buhok. Oops! Wait lang. Taas natin. Gusto mo? Gusto mo ganyan? Wax. O sige, wawax ni nanay, ha? Tingnan. Parang bogey. Parang pumogi ang baby ko. O, sandali. Wait lang. Wait lang. Oh. Di ba ako bogey? Gusto ko yung glasses. Sige, anak. Sandali lang. Eh, sa ating buhok mo. Kailangan gwapo, eh. Yan. Gusto mong salamin? Ito. Ang papakin. Ito na! Yay! Gwapo na anak kayo si natin. Gwapo na ba ako? Oo naman, anak. Ikaw ang pinaka-gwapong bata sa buong mundo kasi anak kita, eh. Nanay, oh. Paluhan mo. Oh, please, sige para pogi ako.
O, sige ha, pa-powder kita para... Para ano? Para maging pagi. Yay! Para mabango. Kasi sabi ni Nainay Jenny, pang papogi kasi yung powder eh. Kaya powder na ako. Mm-mm. Ito powder ha. O, taas kilikili. Yay! Para mabango. Oo, oo. Talikod ka, baby. Talikod. Kailangan maging pogi kasi pupunta tayo sa mall! Yes. Alam mo yung mall, yung natatanda mo, yung naglaro tayo nila, Tito Andrew? Yung naglaro tayong dalawa? Opo, gusto ko yun! Pumunta doon yan. Punta tayo. Oh, parang tayo ha. Pag-chin. O, di ka dito, bunso. Di ka. Pangapat. Dora. Tatagan mo siya ng Dora. Haluan mo na chichilao. Panalo ko na. Superman, ikaw na si Batman, ikaw na si Wonder Woman, lahat ng superhero na pwede mong maisip sa buong mundo kung kaya mo siya ilipad ng parang aeroplano. Oh, dance! Oh, anak, dali! Airplane! Airplane! Pinalay! Airplane! Yan! One, two, three! No! Gusto mo matay! Yay! Sa Philippines! Halika, pupunta tayo! Pinaka-importante sa lahat, gawin mo lahat ng sinabi ko sa'yo ng buong pagmamahal. Kailangan malaman nila na kaya mo siyang protektahan. Kailangan paniwalain mo siya na kaya kanyang pagkatiwalaan. Siya yung unahin mo sa lahat. Chuchi, 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 bubu, bubu, sisi, 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 tutu, 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 bum, bum, bum. Mati, ay, mati, mati. Oh, love, love, love. Pre. Oh, ready na ako. May mahabol kang customer eh. Customer? May kliyente pa? Oo eh. Ay, paano yan? Wala na yung mga mekaniko ko. Gusto mo, pre? Ako na lang? Hindi, ako na lang. Ako na natrabaho. Hindi, pre. Teka. Sigurado ka eh. Ikaw yung gusto i-request eh. Gusto ko i-request? Ako? Bakit? Pre, ako na lang. Ako na lang, pre. Bakit ikaw? Hindi ka naman nagtatrabaho dito. Tsaka kahit boss ako, tol. Kaya akong ayusin yung mga ganyang problema. Pre, gusto mo sabihin ko na lang. Bukas na lang. Kasi closing na naman kayo eh. Sige na. Gusto mo? Ito na lang, tol. Meron kasing kasabihan. The customer is always right. Kaya kahit anong kapritsuan man yan, kahit ano man yan, bigyan na natin. Tara. Sigurado ka? Sigurado ako. Pre, sigurado ka? Oo nga. Tara na. Kasi Andrew?
biro ka ba? Depression. Ano pong problema, sir? Wala. Ipapa-tune up ko lang sana tong BMW ko eh. Bakit po dito, sir? Bakit hindi po sa kasa niyo? Bakit? Ayaw mo ba ng trabaho? Hindi naman po, sir. Pero bakit po ako? Eh, qualified naman po kaming lahat na mag-ayos po niyan. Sabihin na lang natin na mas pinagkakatiwalaan kita kaysa sa iba. Bakit po? Ano ang problema mo ang ilito, ha? Nagpapakataka ako pumupunta dito ngayon sa'yo. Sir, kasi hindi ko maintindihan bakit bigla kang pupunta na lang dito. Kasi sa bisin mo, magpapatsunap ka lang. Hindi ako naniniwala. Sabihin mo sa akin kung anong pakay mo. Gusto mo prangkayin kita? Prangkayin kita. Ang halito, ayaw ko sa'yo. Ako rin po, sir. Okay. So, lililawin ko lang isang bagay sa'yo. Tungkol kay Rosalie. Po, dyan. Alam mo, yung kasing nangihimasok ka sa aming dalawa eh. Lumipas na yung nakaraan yung dalawa. Ang halito ngayon palang binabalaan na kita, hindi mo mababawi sa akin si Rosalie. Dahil akin siya ngayon. Ako ang boyfriend niya. And I intend to marry her. So you better back off. Okay? I'll back off. Sa pagkakaalam ko kasi sa'yo yung babae, hindi po tinatratong pag-aari. May sarili po silang isip. Tsaka hindi po ako para makialam dun sa relasyon ngayon ni Rosalie. Sa inyo na yun eh. Pero kung ano man po yung nangyari sa amin ni Rosalie, wala na po kayong magagawa dun, sir. Kasi may anak na kami. Sa iba nyo na lang paayos yung sasakyan nyo, sir. Na yun. Biruin mo ba naman? Balaan kayo tungkol kay Rosalie? Eh, hindi ba niya alam sa ngatong epal? Pre, alam mo, ba't di ka na lang magsumbong kay Rosalie? Hindi na kumukha akong ngata nun. Oh, ngata? Baliktarin mo. Ngata? Tanga? Pre, tanga! Hindi ko kasi maintindihan tol eh. Tanggap ko na nga, tanggap ko, sila na ni Rosalie. Sa akin lang, pakitunguan niya ng maganda yung anak ko. Maintindihan bakit ang angas pa rin dapat tinuluyang. Sure ka ba dyan, pre? Na okay lang sa'yo na si Rosalie at si Andrew forever, never? Mukha namang ganun lang talaga eh. Uy, di nga. Eh, pre, ba't ganyan yung mga eyes mo? Iba ang sinasabi. Ano ka ba? Di ba forever Rosalie ka? Marami na nagbago, tol. Una-una si Rosalie. Aga? Pasensya ka na, anak ha. Medyo nahuli ako eh. Paano naman kasi ang bagal itong sinimpa eh. Hindi ko tuloy masaran yung tindahan. Uy, para kanina yan. Para kay Junjun po.
Finally, nagpatimpla na sa akin ng pure milk lang. Tuwa naman ako, anak. Mukhang nagkakamabuti na kayo uling mag-ina. Lalo naman ako, Nay. Sobrang saya ko. Kasi nagkakamabuti na kami ng loob eh. At salamat kay Angelito. Utang na loob po talaga sa kanya to. Kasi binigyan niya ako ng advice. Kaya sobrang natutuwa lang ako. Kilala niya na talaga si Junjun eh. Grabe talaga yung bonding nila. Sandali, yeah. Nay, ha? Galing ko lang to kay Junjun kasi baka hinihintay niya eh. Rosalie. Anak, napapansin ko lang kasi parang nagiging bukang bibig mo na naman si Angelito. Sana wag mo lang kakalimutan na meron tayong malaking utang na loob na tinatanaw kay Andrew. Dahil kung hindi dahil sa kanya, siguro hindi mababalik sa atin si Junjun. Kung hindi dahil kay Andrew, hindi rin natin matutunto ng bata. At kung hindi dahil kay Andrew, hindi tayo makakakita ng magaling na abogado na nakapanalo ng ating child custody case, di ba? Nay, alam ko naman ho yun. At tatanawin ko talagang isang malaking utang na loob kay Andrew lahat ng to. Pero, alam niyo yun, Nay, ipapasalamat lang talaga ako eh. Kasi, okay na kami ni Angelito. Tinulungan niya ako na mapalapit sa anak ko. Kung sa tingin niya na parang inagawa ko siya ng karapatan sa anak namin, kahit kailan, hindi niya pinaramdam sa akin yun. Hindi niya ako sinumbatan. Tinulungan pa niya ako kay Junjun. Eh, naman eh. Hanga naman ako kay Angelito sa aspeto mo yun, anak. Sige. Akit ko lang ito kay Junjun. Sunod ito ka, Nay. Mag-copy ka muna, Nay. Sige. Ako lang bahala dito. Nak, uwi na tayo ha, kasi si Mommy malilate na sa work. Mommy, dito muna tayo, please. Kasi malilate na si Mommy sa work. Promise ko sa'yo bukas, babalikan natin dito. Diba, Lola? Babalik kami dito. Opo. Bukas. Opo. Ayaw. Nak, sige na. Nandiyan pa rin. Oh, ayan na. Nandito ka pa. Daddy! Hello! Dito ka pa. Ay, kanina ka pa hinihintay niyan. Eh, sakto naman pala. Hindi ko na kailangan tumawid. Oh, ayan na hinihintay mo. Yay! You're the best talaga, Daddy! Nako, eh kaya naman nagpupumulit pumunta dito yan. Sinuspoil mo eh. Sus, pasalubong lang. Spoiled na kaagad. Kasi sinasanay mo't ninan mo. Bigat-bigat na yan. Papakain mo pa yan. Gabi na. Gusto ko palating masaya tong anak ko eh. Nako! Sarap! Oy! Sarap! Alam niyo ba ang dalawa? Na nakakatuwa kayong tingnan para kayong isang tunay na pamilyang masaya? Tama, pre! Alam mo, si Junjun na lang, la. One big happy family na tayo! Woo! Sorry naman, la. Eh, kasi nakakamisama talaga si Junjun eh. Iba pa rin pag nandito siya, di ba? Oo nga po! Pati sa school, namimiss siya. Pati si Teacher Zarel. Anak, huwag magsasalita pag may laman ng butig, ha? Tsaka huwag ka na malungkot kasi okay naman si Junjun dun eh. Tsaka mabibisita naman natin siya eh. Ba? Tsaka may pagkain ka pa dito. Sarap po. Dalawa ba yan? Oo eh. Ikaw talaga? Para sure. Bukas na yung isa anak ha. Kalahati na lang ngayon. Bukas na yung kalahati. Bukas na yung kakaitan ng pagkain. Kakakain lang nga yan eh. Nakadalawang kanin yan no? Tapos may siopaw pa? Yes, sir. Bye, Bingi. Sama. Jenny. Ano ba? Okay na. May nga ito, aagawan mo pa. Oh! Naku, hindi ba ako naliligo? Ano ka ba? Naku ba? Kahit di ka naman maligo, mabango ko pa rin naman eh. Naku, ikaw talaga. Buleho ka talaga. O napaaga ka yata. Wala. Namiss lang kita. Tsaka, nakausap ko na yung principal ng preschool kagabi.
Tinatanong niya sa akin kung pwede na ba daw niyang makita si Junjun today. Para lang masikaso na niya lahat ng papeles at requirements. Sa gayon, sa Monday mismo makasali na si Junjun sa class. Sinabi ko sa kanya, di pa kayo ready. Kaso nangako rin ako na susubukan ko kayong kausapin. Kailangan na ba talaga? Yeah, if you ask me. Para naman di mapag-iwanan si Junjun ng mga kaklase niya, di ba? O sige, sabihin sa kanya. Wait, you're relying on a 5-year-old's decision now? Kailangan ko lang ipaintindi kay Junjun yung sitwasyon kasi as it is, nahihirapan nga siya sa bagong bahay. Kaya kailangan i-ready ko muna yung anak ko sa bago niyang school. Mabigla eh. Okay, if you say so. Mas kilala mo naman si Junjun eh. Pero, if you ask me, you know, the parents should always have the final say. I mean, what does a 5-year-old know about these kind of things anyway, right? Marami. Ako, marami akong natututunan sa anak ko sa maiksing panahon na nakasama ko siya. In fact, yung parang ako, yung pagiging nanay ko sa kanya, hindi ibig sabihin na kahit ako yung nanay niya, alam ko lahat ng mga nagpapasaya sa kanya. Kaya talagang open ako sa anak ko, lahat ipinapaintindi ko sa kanya. Andrew, alam ko concerned ka sa amin ni Junjun. Nagpapasalamat ako. Pero sana, hayaan mo akong gawin yung mga sa tingin kong tama para sa anak ko. Sandali. I understand. Just don't be mad at me, okay? Please, don't be mad. Andrew, hindi ako nagagalit sa'yo. Mabuti nga na ganito tayo, at least na pag-uusapan natin, di ba? It's just that I just love you so much. I don't know what I'd do if I lost you. Hindi ako mawawala. Andrew, may problema ka ba? No. Wala. Sige, kausapin mo na si Junjun. Kung okay sa kanya, we still have 2 to 3 hours pa naman para kausapin yung principal eh. Sige, kausapin ko siya. O dito ka nalang kumain, ha? Dami ako nalang tumiluto ko. Sige, upo ka muna. Okay lang. Nagluluto na lang ako eh. You need help? Sige, hindi. Okay lang. Sige na. Upo ka lang dyan. Hindi talaga kami tumatanggap ng transfer eh. Lalo na kalagitnaan ng taon. Pero nakwento nga sa akin ng Mama Helen mo yung sitwasyon ng bata, kaya naintindihan ko naman. Kailangan mo lang kumuha ng endorsement mula dun sa school na pinanggalingan niya at saka mga records niya na rin. Ito ko, may mga nahingi ako. Baka sakali okay na yan. Okay. Angelito? Siyorong, junior lang po. Angelito Junior. Okay. Meron ako mga itatanong sa'yo, ha? Opo. Marunong ka na ba magsulat? Opo. Marunong ka na bang magbasa? Opo. Principal. Very good. Pwede na siya magsimula sa Lunes. Dumaan na lang kayo sa may cashier para makabili kayo ng uniforms at mga patches niya. At saka meron pa akong isang requirement kasi dito sa school namin, ang patakaran, kailangan clean cut. Ayoko po magpagupit! Magpupugip ko po ito eh! Ay, hindi anak kasi. Kasi pasukan na anak eh. Kaya kailangan talaga maiksitong buhok mo. Ayaw! Tapos alam mo, Junjun, kasi lahat kayo ng mga kaklase mo, kailangan talaga maiksi yung buhok. Kasi para malinis kayo lahat tingnan, di ba? Bakit? Madumi ba ako? Sa school nga! Hindi ako pinapagupitan eh! Si Teacher Zarel, sabi, pogi daw ako. Hindi kasi pwede. Kaya pumapayag si tatay noon kasi pumapayag yung school. Pero kasi ngayon, anak, si nanay na nag-aalaga sa'yo. Hindi pwede sa school. Iho, mas pogi ka kapag maiksi ang buhok mo. Hindi! Excuse me. Sorry po, Ms. Yorong. May pagkawalcha lang po talaga yung batang yan eh. We'll make it up to you. I promise. Junjun! Ay,
Kala ko, okay na tayo. Anak, okay na tayo, ha? Hindi! Kakampi ka sa kanila! Pero ako, wala! Sabi nila, punto nila ako! Lupitan! Ayaw ko! Anak, huwag ka na umiyak. Tahan ka na. Ayaw ko! Love ka ni nanay. Love na love kita. Hindi pa ako love! Love kita. Love ka ni nanay. Love ka ni nanay, ha? Bakit? Kasi si Parang Alito iniwan ako sa Happy Village. Ayaw ko dito. Punta ko kay Parang. Gusto ko sa school namin. Hindi kayang gawin si Rosalie para sa anak. Kailangan malaman niya na kaya mo siyang protektahan. Kailangan paniwalain mo siya na kaya kanyang pagkatiwalaan. Pero sadyang mapaglaro ang kapalaran. Matuto siyang sumunod sa patakaran, Rosalie. Bata pa yung anak mo, dapat ngayon palang pinuputulan na nasungayan eh. Hindi demonyo ang anak ko. Hahantong siya sa isang malaking desisyon. Ay, ito'y susoli ko na si Junjun. May pag-asa pa bang mabuo ang kanilang pamilya? Ganun ka ba talaga kabilis sumuko sa taong sinasabi mo, mahal lang, mahal lang. Ang Helito.